Hello! Hi! Hi guys! Pasensya na, wala akong kaayos-ayos ngayon. Wait lang po. Teka lang. Wait lang. Ayan. May nais lang ako. Ayan. And we're back. Hi. Ayun. Sorry po. Hindi ako nakapag live kahapon. Kasi medyo pagod ako. And masama na rin yung pakiramdam ko. So wala akong enough na energy. para magsasalita. Magdadadaldal. Alam niyo yun. So, ayun na nga po. Well, today, it's Thursday. Kakatapos lang ng aming church. Nalipat na siya ng Thursday. Kaya ngayon lang din ako nakapag-live. Kumusta kayong lahat? Sana okay kayo. Ayan. Hello po sa lahat ng mga pagod at napagod lang sa loob ng bahay dahil napagod sa paglilinis, napagod sa kusina. Ano pang bagay yung mga kinapagod nyo ngayong araw na ito? Sorry, ang oily na mukha ko ngayon. Pasensya na kayo. Yan yung bagong effect ngayon eh. Yung glass effect chorva, diba? Yan, wala akong kaayos-ayos. Pasensya na. So, yun na nga. Kanina dapat mag-merienda ako, pero hindi ko na natuloy yung merienda ko. Pero, ang merienda ko dapat kanina ay ito, kebab. So, yun na lang i-dinner ko. Tapos may pita bread ako. Alam niyo naman, kapag diet, pita-pita bread na lang, hindi na nag-rice, wala na rin akong black rice. Kasi, pansin ko kahit nagba-black rice ako, parang ganun pa rin yung effect niya. Konting-konti lang, as in siguro 2% lang yung nababawa. So, wag na lang ako mag-rice at all, diba? Ayun. Kaya lang, minsan naman pag nare-realize mo na nasa bahay ka lang talaga, lockdown, MECQ ulit. Ano nga ba ibang gagawin mo bukod sa kumain? Diba? So, ayun na nga. Hello sa lahat din ng mga puyat like me. Puyat na puyat ako kakapanood ng teleserye. Mag-suggest naman kayo ng next na papanoorin ko ng teleserye. Kasi naubos ko na lahat ng malapit na pala. Siguro mga next week tapos na ako sa panonood ng Wildflower. Magsuggest kayo ng next na papanoorin ko. Yan. Kayo ba, kung tatanungin kayo, ano ang series o teleserye na the best para sa inyo na napanood nyo? Comment down. Ayan. Pwedeng Korean. Madami kasi sa mga, di ba? Sa Korean, sige. Mag-comment kayo. Isang Korean at saka isang Tagalog. Yan. Isang Korean, isang Tagalog. Kung ano yung best para sa inyo na series o teleserye na napanood nyo na. Kasi na, syempre, di ba nakakainip, manonood ko talaga na manonood ng mga teleserye. Eh, matatapos na ako manood. Ayun. So, kailangan ko na ng bagong pagkaka-addikan na papanoorin. Anyways, ayun na nga. Nag-uulan na naman po. Feeling ko nabasa na naman ako ng ulan. Tuwing nababasa ako ng ulan, nagkakasinat ako eh. Kaya, pinapahinga ko talaga agad siya. Tapos, plus puyat pa. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, di ba, kailangan ikaw yung mag-aalaga sa sarili mo kapag medyo nakaka-feel ka ng discomfort or ng pain. Di ba? Agad-agad, anuhan mo, agapan mo. Araw-gabi. Ayoko, baka ma-addict na naman ako sa araw-gabi kasi andun si JM. Actually, kina-addikan ko na yun dati pero hanggang kalahati lang ako. Eh, ganun pa naman ako pag na-attach sa teleserye. Yung talagang affected na affected ako hanggang panaginip ko. Nababadrip ako, ganun ako affected. Pero gusto ko din yun, yung tandem ni JM de Guzman tsaka ni Barbie Imperial. Gusto ko nga sana magkatuloyan sila sa pero sa totoong buhay. Ganun ako eh, yung wini-wish ko talaga. Now I know the feeling of a fan. Diba? Kapag may gusto ka pala talagang love team, halimbawa nasusubaybayan mo siya kahit anong serye, parang gusto mo talaga in real life din para magkatuloyan sila. Or hook na hook ka talaga. Alam ko na yung feeling ng ganun. So, ayun. Uy, advance daw kay Roan Saniel. Birthday pala niya. Walang kapalit ni Piolo Pascual at Claudine. Teleserye ba yun o movie?
Yung ano ah, teleserye, yung araw-araw may aabangan. Kasi lahat ng movies, napanood ko na talaga. So, usapang ano to, no? Usapang mga teleserye at movies. Diba? Ano yung favorite mo? At kung meron ka man natutunan dun sa favorite mo na yun, ano yun? Yan, share mo naman sa amin, diba? Kasi, alam naman natin na ngayong quarantine talaga eh. Diba? Yung talaga maging ang tao eh. It's either kumain ang kumain or ma-addict ka talaga sa mga serye. Full House doon, napanood ko na eh. Uy nga pala ha, nagdaba ko kanina, saglit lang, may movie akong dinab. Abangan niyo pa, post ko yan. Sa Saturday daw ipapalabas. Ayan. Muli ako nakapag-dub after a long time. Mm-mm. Siyempre, ang ganap ko na naman ay bata. Abangan niyo yan, napanoorin niyo ah. Oo. So ayun, pumayat daw ako. Umayat ba talaga? Friday na naman tomorrow. Natapos na naman ang buong linggo. No? Kasi naman ngayon parang araw-araw Sabado eh. Kasi lagi, di ba? Ang feeling mo ngayon araw-araw Sabado tsaka linggo eh. Kasi nga walang pasok eh. Ayun. Pero ingat-ingat pa rin tayo. Kagaya ko, pag lumalabas ako talagang hindi lang mask, face shield. Pag-greet naman pa birthday ng pamangkin ko today, Kyle Andre. Hello! Marinelli, hello din po. Sample daw ng dinab ko sa Joyle. Hindi pwede, abangan nyo na lang sa Sabado. Ang title niya ay Vanishing... Vanishing Time? Vanishing in Time? Parang ganun. Yun. A Japanese ano siya, movie. Hulaan nyo kung sino ako doon. Madami akong characters doon. So, abangan nyo na lang yan. Through Night and Day. Napanood ko na din yung Through Night and Day. Sabi nga sa inyo, lahat ng movies na Tagalog, napanood ko na. Sinuportahan ko yan lahat, ha. Mag-content ka po ng dubbing mo. Actually, dapat kanina nga, mag-vlog ako. Ang problema, sa sobrang pagod ko at masamang pakiramdam ko, late na ako nagising. Mga 12:30 na ako nagising. Eh, ang dubbing ko alauna. So, madalian ako. Takbo talaga agad ako, di ba? Kaya, yun. So, hindi na ako nakapag-prepare ng camera and all. Ganun, wala. So, susunod na lang siguro. Hi kay Kits Lynn at kay Johnson. Hello din kay Princess Rian. Babati raw sa Cardiac Minions at sa anak na si Princess Ann Castro. Birthday dun, Johnson. Totoo ba? Ayan. Oh, abangan niyo, may i-edit ako ngayon. Abangan niyo, may upload ako. Pero, baka tomorrow ko na siya ma-upload. Kung hindi kakayanin today kasi masyado nang late. Baka tomorrow na lang. Birthday ko din po ngayon, Ate Ka, sabi ni Johnson. Ooh. How you like that? Da-da-da. How you like that? Da-da-da. Da-da-da. How you like that? Sabi ko kay Vashti, sayawin niya yun eh. It's okay not to be okay, Ate Ka. Yung K-drama daw, maganda rin daw. Totoo. Sige, tatry ko yan. Kaya lang nakakatakot eh. Bag na-addict daw sa K-drama, tuloy-tuloy na daw eh. Diba? Ganun daw yun. Ang kina-addikan ko lang ng K-drama dati, Memories in Bali. O yun, talagang, alam niyo ba hanggang sa pagtulog ko, naiyak talaga ako kung bakit. Basta, hindi ko sasabihin sa inyo nangyari para kayo, panoorin nyo din yun. Kasi, pag napanood nyo yun, gugustuhin nyo pumunta sa Bali. Yun yung reason ko ba't nagpunta ako ng Bali. So, yan. So, yun lang. Anong oras na ngayon? Late na pala. So, pag-asamahin ko ng aking merienda at ang aking, ano, at ang aking dinner. Sasabayan ko na sila sa baba. Nag-live lang ako dahil kahapon di ako nakapag-live. But tomorrow, ayan, may live po kami tomorrow, ha, 4 p.m. Abangan yan. Dito rin sa fanpage ng Energy FM. Okay? So, papaalam na muna ako for now. Maraming salamat. Abangan niyo yung mga upload namin na videos sa YouTube channel din ng Energy at dito sa page namin sa Facebook. At syempre, ako din, subscribe niyo na ako sa channel ko. Gandang kara. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye.